Give all. Kung sino yung may gusto nito, papalitan na lang po natin ang cover. May pupunta po ngayon na telu na yung kliyente ulit. Sa mga gusto mag-line up dyan, pwede po kayong pumunta dito. Malungkot na balita. Buti lang. Today is June 26, 2023 at ayan si Dalaga, maagang gumising kasi sisimula nang gawin yung kanyang loft bed. Ayan. Andito yung mga ibang gamit pero pinapatanggal ko dito kasi ngangat-ngatin niya ng aso. Kaya pinapalipat ko doon. Sa mga miners ko po dyan o sa mga gusto magpagawa ng single bed, pwede nyo po itong i-mine. Binabagsak presyo ko na lang din po ito. Ayan, gamit na po yan kaya bagsak presyo na. Walang issue po yan ha. Kaya lang kailangan ng palitan. Withdrawal po yan. Left side. Pag nakahiga ka. PM is the key. Pwede rin po ninyo papalitan ng cover yan. Kung gusto nyo po, mag-a-addition na lang kayo. Ayan, yung ganito oh. Palitan. Pati po yung mattress kasama sa price. Depende po sa inyo kung gusto nyo or kapatungan lang, ganyan, ng foam. Pwede naman. Kasi yung gagawin dito na double deck or loft bed, ibang size. Para lumuwag-duwag dito sa kwarto niya. Napakarami niya kasing gamit, lalo na gamit sa school. So, yan ang ating next na project. Bali, nakaalis na si Dalaga. Pumasok na siya sa school. At nakakaramdam akong nalungkot dito sa room niya. Bakit ganun? Ipapalitan lang naman ang bed. Mukhang nalulungkot ako. So, ngayon naman, bisitahin pala natin dun sa nire-renovate sa baba kung ano nang sitwasyon doon. Nagbabaklasa sila ng mga porma ngayon. Actually, kaninang umaga pa sila Kaya saan dalawa tayo? Hindi na, bitawa mo na. Nakakaubo dito. Napasigat na lang ng bata. Lahat yan, tatanggalin na. Pati mga poste-poste na yan, tatanggalin na yan. Good afternoon mga ka-killers. Ang bali dumating na in-order natin na white na laminated plywood. Bali na rin yan, laminated. Tatlong puti, tapos yung isa yung sand color, yung pinili ni Ashley. Bali dalawang piraso yan yung binili natin. Binili natin to dun sa NM Dundalian Construction Supplies Trading. Bali yung 18mm white natin, 2.5, and then yung 18mm sand color natin, 2.650. 4 piece po yan ha, mga ka-killers. Bali hindi na tayo bumili ng yung kagaya ng ginawa natin sa kitchen na nakahiwalay pa yung diretso pormita na siya. Pinalalamob lang pala natin to kasi wala silang delivery. Pasig, bali 800 ang ina natin. 720 plus lang pero nagdadagdag na tayo. Ang kalawa rin naman yung mga driver natin. Ayan, chillers, nabaklas na. Ayan, maghihintay na lang ako ng PM ninyo. Kung sino yung may gusto nito, papalitan na lang po natin ang cover na bago. Yung ibang parts na nandito. Ayan, PM is the key. So, yung sinasabi ko, chillers, ito. Formica, yung pinagamit ko para mabilis mabuo. Hindi na nila pipinturahan, pakikinisin, or marami pang mga chururot. Karoon ako ng idea ng ganito sa mga inookular namin bahay, mga dinedelibera namin. Kung alam ko lang, ito na lang sanang pinagawa ko sa lahat. Pati yung sa mga cabinet sa may TV namin. Kasi cut na lang sila ng cut. Ayan,
Ito yung pinakita ni Habi kanina. Yan. Ito rin yung plano ko dun sa room namin. Siya, makakapili rin tayo ng magandang kulay o shade na gusto ninyo. Marami pong klase ito eh. But para may brown tong isa, mas brown. Para sa yung gagawin ng hagdanan ng design niya. Ah, okay. Tapos ito naman sa higaan. Ah, okay. Si Dalaga kasi nag-decide niyan. Yung kulay, lahat, pati yung design, si Dalaga po. Kasi bed niya yun eh. Makinig tayo kay architect in the future. Cha! Bale, katatapos ko lang maglinis sa taas at magkatapos ko lang din maligo. May pupunta po ngayon na Bale OFW din po sila. Shoutout po kay Madam Victoria. Papagawa rin kasi sila sa amin. Alam nyo na, supa, frame, to gusto rin nila makita yung ano, mga materyales. Nakakapunta kasi sila chillers dito dahil malapit lang sila sa amin. Pero yung iba, kahit malayo, dipilit pa rin nilang pumunta. Nakakatuwa naman. And on the way na po sila. Tapos mayroon pang dapat pupunta kahapon. So baka i-schedule na lang yun ulit. Kasi hindi sila dumating eh. Dito. Yan. Tanggal na yung mga tukod or forma. Ayan, naginhawa na dito. Ayan, yung mga nandun sa dulo, hindi pa naaalis. Mga 1 week pa daw yan. Kakabuhos lang kasi niyan. So, yan. Set up. Bakbakan to dama. Tingnan nga natin dun sa ano, kahian. Hi, sir. Napahinga si Master, saka si Manong Jo. Dito si Manong Jo, doon si Master. Doon si Jessa, ito si Javi. Ito nga, chillas, plano itong pa-aircoonan. Kasi pagka-apat na sila dito, mainit na. Tsaka marami kasi akong ipapatabas na mga true pillow soon. Na magagandang klase ng tela, papagawa ko na lang true pillows. Kasi alam nyo na, 2 months na lang, bare month na naman. Excited na ba kayo sa bagong pakulo ni Slacking Cheers? Tatlo 100 eh. Malahog lang? Oo, malahog lang. Malahog. Ang ganda ng sample yan. Kasi iinumin natin. May malahog dito, may laman eh. Oh. Di, dalawang malahog. Hello po! Hello po! Gandang hapon. Uy, sana kami. Subukan natin ulang one more time. Apo, opo. Magtingin nga tayo yung mga sample. Sige po. Ito po, bali sa... Processing po ito. Ito po yung processing namin, L-type din po ito. Pero ang ano naman, ang loob nito, storage po, yung umaangat yung kuwan po na. Tapos storage po yung ilalim. Power nito kasi slider lang, so sa, almost 1 hour lang po angat ito sa flooring. Mm. Plywood din po yung pinakaibago niya lahat. Ito naman po yung mga... Ito yung mga pinag-processing namin na pintura na lang po sa dining table po. Niyo po, so pwede niyo naman po kukuha rin namin. Ito po, re-upholstery po ito. Plain na kahoy lang po ito dati, pinalutan ko. Kasi mayroon po mga ganun, mga yung mga, di ba yung dati tayo may mga solid wood na nara, mahogan eh, gusto nila makisabay sa uso. So ginagawa po namin ganito. Pinabalutan po nila lahat, dating kahoy lang. Re-upholstery po siya. Ito po talaga upholstery ito, bago po ito. Mga pang-sakwat ito. Ano rin po siya, storage po. Ito naman yung marami ng pinag. Ay, ito pala, meron pala dito. Meron pa po kasi sa taas. Pero ito, pwede naman ito buksan. Mga ano, pan-deliver na po yan. So ayan, tingin-tingin si ma'am ng ano, mga set. Ayan po, wala pa po yung mga pumila. Leather yan, chillers. Abangan nyo yan. Ang ganda niyan. Leather po yan. Hindi po yung pinaka-upuan na. Andito po ang upom niyan. 6 inches. Okay, 6 inches pa po siya dito. Tapos talagang paon ng paa. Meron kasi nagre-request na bakal ang paa ngayon. Ito naman, no, nag-request sila. 6 inches na kaon. Sa mga gusto magpa-line up dyan, pwede po kayong pumunta dito. Walk in. Pwede po. Parang kagaya nila, ma'am. Bali, pang-apat na sila ngayon. So, pang-apat na sila, 1 week. So, may darating pa po bukas. Saka sa isang araw, hindi ko lang alam kailang kung sabay-sabay po sila. Machachempuhan nyo lang din po na nandito ako, ha? Mas maganda pong pupunta kayo dito na nandito ako. Kaya PM muna po kayo bago kayo pumunta. Yan. Yung mga effort! Hindi pa maano, wala pang hawakan. In fairness, nakakit si ma'am. Product namin ang bed frame na pang-deliver. Katulad po nito, bukas pang-deliver namin.
bed frame lang ito. Bed frame lang po. Or headboard. Eh, ang pinaka-headboard. Headboard po, headboard. Kasi yung mga ano naman po yung pinaka-body nandito rin. Ito naman yung sa paanan niya. Paanan niya. Yeah. Ayan. Okay. Ang gamit natin ma'am, makikita niyo naman, puro marine plywood po tayo lahat. So mga nagme-merienda sila, chillers, pizza. Ganyan din yung merienda sa baba. Lalagay sila dito ng poste dyan. Pero sila na-update dito. Sobrang busy. Kabababa ko lang din. Habag lang po sa pader. Oo. Papaga, dapat yung elevator, pantao na din sa susunod. Yun ang mangyayari niyan kasi may mga talagang hindi na kayo umakyat ng hagdanan. Tsaka ako kasi may vertigo ako. Opo. Iba po kasi mga tuhod. Manalaya mo si ma'am dyan sa mataas ha? Vertigo. Mahirap na. Vertigo. Ayan, mataas po yan eh. Malagyan po ako kasi na isang step up. Oo, pasensya na. So, titignan naman ni ma'am yung mga fabric na tela. Ito po, tulad po nito. Yan, light green. Yan po yung parang hindi siya pa ano, dumingin. Hindi naman siya kapitan ng dumi, kahit tela siya. May maingay po dito si Master. Pinagbinding. Yung pagka na dumiyan siya, kahit kung nasa naman ng bata. Iba mga tela po. Napakatakaw sa mangga, yung dalawang yan. Okay, may ako yan. Pinatong pa dyan. Magpapalit naman ako ng bedsheet. Ang lakas niya sa mangga, mga yan. Update nga pala kay Kopi. Ayan siya. Malungkot na balita. Buti na nga lang, hindi siya masyadong, hindi napasama. Kasi, kagabi, nung pumasok si Letay dito, nahulog sa chiller sa hagdanan. Kaya hanggang ngayon, pilay-pilay pa din siya. Pero, okay naman siyang kumain, malakas. Kaya lang, nabawasan yung sobrang harut niya. Halos maghapon, siyang tulog. Ngayon-ngayon lang siya ulit gumagalaw-galaw. Tapos, kagabi, maaga rin siya natulog. Kaya yun, awang-awa nga rin si Itay. Hindi niya napansin pagpasok niya, nakalabas yung aso. Nakakawa kayo hindi bigyan. Tara, mauubos na oh. Tara. Isa kayo. Kompetensya ko na sa pagkain yung dalawang yun eh. Lalo na sa hamburger. Kusa kanila lahat yung tinapay. Ayun, sa bakas. Nakaakit-akit din si Habi. Ang dami niyang tinabas kanino sa baba. Halos, umakit lang siya dito kanina para kumain. Pero yung magnap man lang siya ka umupo kahit papano eh. Wala, hindi siya nakapagganon ngayon. Kasi nga, yung aming mga deliver bukas po ay dalawang location po kami bukas. Ayun, abangan nyo na lang po yan. Tapos, ngayon, naglo-load naman sila dun sa truck kay Asay. Bali, sunod-sunod po kasi ulit yung mga deliver. Ayan, halos araw-araw. Araw-araw po kami ngayon. Oo, may pag-ganon yung kamay. Tapos, ang plano po, June 30, birthday ni Dalaga, pero gaganapin yung birthday niya ng July 3. Kaya lang po, may deliver kami ng July 2. Eh, kung mag-overnight po kami doon, kasi gusto nung kliyente ko eh, mag-overnight, bahala na po, baka guni-guni ko lang, hindi ko na maalala, basta ganun, magka-cancel kami, magpaparibok na lang kami doon sa plan naming kainan sa Muñoz. Ay, Muñoz ba yun? SM North, Korean, ano yun? Restaurant. Yan ang sistema ngayon. Oh, kaya kayo, kung mag-aalaga kayo ng doggy, kailangan ready kayo sa ganyan. Stress reliever ko yan. Wala tayo magagawa. Kaya ang plano ko dito sa likod namin na pansamantala, sabi ko kay Javi, ibigay na muna sa akin. Ipapaayos ko konti. Papatalis ko yung baba. Kahit yung taas, hindi na muna siya naka-finishing. Doon ko muna pagkukwartihin itong mga to. Kasi grabe na talaga. Lalo na si Kopi kapag lumaki yan. Ako, maraming gamit ang uubusin nito. Iyoko naman siya ikulong. Kopi, pakita ka sa kanila. Hello po sa inyong lahat. Kopi! Ano ba yun? Napakalambing na aso. Napakabait. Kahit isubo mo ang uso nito. Robin naman isusubo, mama. Huwag na magselos. Ayok sa kanya ni Maxi. Kaya pinagtatanggol siya ni Yuki. Pag inaaway siya ni Maxi. Bakit?
Ay, shoutout nga pala kay ma'am, yung binila namin ito, hindi namin nasunod. Dami namin hindi nasunod sa sinabi mo. Pinaliguan ko po siya kahapon kasi yung amoy niya po talaga ay nanununtok. Pati dito sa loob ng bahay, nangangamoy yung kanyang masangsang na amoy. Opo, pinaliguan agad ako niya ni mami. Wawa. Kaya po ang bango-bango niya ngayon. Wala sa isip niya ang mga away, sobra. Laro lang siya, ganyan. Bango naman? Bango-bango? Maligam-gam na tubig naman yung pinaligo ko sa kanya. Ba't ang ganda-ganda mo? Ba't ang ganda-ganda niyan? I-copy. Paano bang maging maganda katulad mo? Ang ganda-ganda mo! Ganda niya, no? Sana all. Green eyes. May contact lens ka ba? Tsaka titigan niyo yung mukha niya, ha? Tinan niyo, ha? Matumingin ka sa mga chilos, oh. Pak! Oh, sabi ni Marian. Pero yung uso na yan, grabe mangat-ngat yan. Tinan niyo naman dalawa dun. Ang sarap itong katabi matulog kasi ano siya. Payag na payag siyang katabi. Kaso kinakain niya yung aking tainga. Kinakain niya yung hikaw ko. Love you. Love you all. Namaya papakainin ko naman yung mga doggy sa taas. Nilutuan ko na sila. Pinag-isa ko na lang yung pagkain nito tsaka pagkain ng dalawa. Yun na rin nakakainin nila. Tama, hindi siya mapalag. Gustong gusto niya. Eh si Maxi tsaka si Yukio. Naiinip yung pag ganito. Ay, sus. Ipotod mo. Picture tayo? Dali, para makita. Ay nako, grabe. Kahit minsan ang hirap nyo nang i-maintain. Sa pagkain, walang problema eh. Talagang yung pagdampot ng pupo. Kasi hindi minsan maiwasan talaga. Pero ito, mabait to eh. Nag-ano to eh. Dun to tumai kanina sa ano nila eh. Basta yung pupuan. Ay, iwasan ko itong i-diaper. I love you. Sobra. Love ka na naman siya akin. Dali na, go na. Masakit pa rin yung paa niya. Sumisigaw siya. Binaba ko siya. Sakit? Gagaling ka din, ha? Good morning, chillers. Today is June 28, 2023. Biyahe po tayo ngayon ng General Trias Cavite. Deliver po tayo dun ngayon ng mga Neri Apostery namin na set. Bali dining chair po yun at saka isang bed frame. At pagka-deliver natin doon, balik po tayo, pahinga lang ng konti. Deliver naman natin ng Mexico Pampanga. Actually, tanghali na kami dahil akala siguro nila, dyan lang sa malapit. So, let's go. Si Dalaga lang muna iwan dito. Pero papasok rin siya mamaya. Nag-aalala na naman ako sa mga pwedeng sirain ng mga anak ko dito. Lalo na si Copy. Ayan, nakasiksik sila dyan ngayon sa likod. Kasama namin si Junjun. Dala rin namin yung ano, ipapare-apostery sana nila na supa. And hindi na pinagawa ni ma'am kasi memorable din kasi yung supa niya yan. Dun sa pumanaw niyang asawa. Pero baka someday, ipagawa rin nila ito sa amin. Yung nasa taas, yun yung mga binary apostery. So, sa taas yung setup na frame or bed. Ito na yung iba. Ayun na.
Terry, pagka kumain dito, makamadumihan. Talupog sa lapag ka. Ito, chillers, yung re-upholstery. Ginawa na namin ang paraan na maging ganito ang itsura, ganyan. Marami na rin po kami ginawang ganito. Ang kagandahan nyo nung kay ma, medyo tumasti pa rin yung sandalan niya. Yung iba po kasi mababa talaga. Kaya, yan. Ang outcome. Tapos, ano to? Pinapalitan ako ba? Hindi na. Walang ginawa dito. Pagka ginalaw siya, papalitan na rin yung paha. Oo, oo. Yan yung mga ibinalik namin. Ito na yung mga upholstery. Upholstery na siya. O, the elegant. Kain, chillers! So chillers, andito na kami ngayon sa bahay. Time check po, 11. Taalis kami uli maya-maya, pahinga lang ng konti. Ako talaga, iidlip ako talaga. Kasi nga sobrang puwet ako kagabi. Pero kakain muna ako saglit yun. Habang kumakain, natutulog. Alis siguro kami ng mga 1 p.m. Biyaheng Mexico, Pampanga, Kaiser, Kagugol. Ngayon pa lang ako kakain. Hindi kasi ako kumain kanina doon sa Karinderia. Napo-order na ako kay Dalaga nung malapit na kami. Tapos, coffee. Habang nanonood tayo. Parang ang dami naman ang order mo. 2 p.m. Tapos isang twister. Sa Karinderia sana ako sa kanto papagbibili. Ay! No! Na, no. Nang ano eh, kain. Yan yata ba na akong mintukan eh. Okay na pala si ano, si Poppy. Malakas na siya. Hi. Pero nasa 2 days din siyang naging matamlay. Hey, vlog! Ay po! Tumatayo na po ako kanino sa TikTok! Tumatayo na kanino sa TikTok! Tatlo na kayo! Na po ako kanina yung I'm feeling lonely! Now I meet up ka rin ang bubuk! At walang tissue? Ayun po sa likod o. Dami ng tissue. Kakaya naman sa KFC. Malulugi kayo. Yan ang problema natin dito sa kainan sa Pilipinas eh, pagdating sa tissue. Tipid at tipid. At danas namin yan, lalo na sa Jollibee, McDo. Yung isang batalyon kami, tapos ibibigay sa amin tissue, ganun lang. O isang tao. Ayan, time check. Magpo 4:30 na ng hapon. At tapos na ako magpanggap, magkatali na ako ng buhok. Hindi pa rin ako nakakatulog, cheater, sa biyahe. Shout out kay Sir Ren Kagungon and kay Ma'am. Bali po kasi yung deliver namin ngayon ay set up namin din ni Sir. And shout out kay Ma'am, pasensya na po. Bali magkasabot kami niya ni Sir. At kasabot naman ni Sir yung mga mag-receive sa amin dito na hindi alam ni Ma'am na i-deliver na namin ngayon yung mga orders nila. Pero si Ma'am kanina nasa Cavite kami, paalis na rin daw po. Hindi ko lang matandaan kung saan bansa sila. At tama, bukas andito na si Ma'am. Kaya masusurprise siya ng order nila. Nakalatag na. Pero yung order nila na lamesa, hindi pa namin nadala ngayon kasi matagal pa po kasi matatapos ang mga lamesa. Katulad po ng mga order ng iba. Months po talaga. Yung iba nga po abutin pa na 1 taon. Kailangan po kasi talaga tuyong-tuyo. Anyway, 2 weeks lang po dito. Si Ma'am, magbabakasyon. Diyan po ang mga kasabot. Salamat po. Mag-order po kayo. Yan, yung mga kasabot dyan, lahat. Yan, hindi nag-aalam si Ma'am. Surprise! Sayang nga lang yung lamesa, hindi pa nasabay. Oh. Ilera yan, o. Oh. Bali kasi yung pinagawa ni Sir, kadalasan po nagpapagawa sa amin yan, nilalagay lang dulo sa dulo. Pero yung gusto niya yung ganyan na lahat, kaya bongga. Pero binabaan na lang din namin yung price kasi kapag yung regular price talaga, madugo chillers. Tsaka nilitan namin ng konti. Ayan siya.
Tapos ito yung mga sipa. Set up natin ito mamaya. Andito ako sa harapan bahay nila. Papahangin lang. Habang nag-i-install sila doon. Natutuwa ako kay sir. Natutuwa ako ng ganyang mga tao. Mapaasawa mo, mapakaibigan mo, mapapinsan mo, kapatid mo, nanay mo. Mahilig mag-surprise. Nakakatuwa. Yung effort kasi para ma-surprise ka, diba? Magugulantang yun si ma'am. Andito na pala yung mga furnitures. Oh, diba? Bukas naman po, ang alam ko, nasa ano naman kami, kamarin. Kung hindi ako nagkakamali. Bale, para sa likod po ng SM Preview yun eh. I-push na rin natin para maalwanan doon sa gawaan. Ang ganda ng pagkakagray. Asal ako. Ayun o. I-flex ko yan sa inyo mamaya. Wait lang ha. Kalma lang kayo dyan. Ayan, malapit na silang matapos. At i-flex ko sa inyo mamaya yung mga blinds. Bale, ang kulay po ng blinds na napili nila ay silver. Ayan, bale, tulong na rin kami ni sir sa ano, sa kung ano yung kulay na gagamitin. Basta ayaw lang nila ng brown kasi nasawa na daw sila. Kaya puro light gray yung mga pinagawa nila. Maging sa blinds. Yung blinds naman po, silver siya pero pwede rin siya ta, ano, light gray. Super light gray. Ayan, and blackout po yan. Kahit sabihin na light yung kulay niya, ay hindi rin basta-basta sa papasok yung sinag ng araw kapag ka sinara po ninyo. Bilisan niya, dyan si ma'am. Bali, mattress lang po yung pinagawa sa amin kasi may bed frame naman po dito. Ganon din po sa kabilang rooms. At dito naman, nagpalagay din sila ng blinds dito sa CR. Buksan natin. Ganito nga pala sa children pag malapitan. Silver. Lockout. Nakaupo na sila doon, ninanamnam na nila. At dito naman, yung isa pa na mattress. Siyempre, hindi mawawala yung mga free kahit mattress lang ang pinagawa. And double cover din po yan ha. Ayan naman yung blinds na isa. Next room. Okay, dito naman tayo. Pangatlong room. Ayan. So, ayan. At dito rin. Ayan. May ready po sila dito na merienda. Ayan. Ito na ang pinakamasarap na party. Oh. Dito tayo. May pizza from Manman's Pizza. So, open natin. Yun. Tapos may tinapay. May pansit. Ayan. Kain tayo. Mangantan na. Ito. Ipatapos. Siya nila. Meron pa rin pala dito yung dirty kitchen. Ayan. Silipin natin. Yun o. Kala nyo ah. Yan ang wala kami. Dirty kitchen. Nasa rooftop. Iba kasi kapag may dirty kitchen, mas maingatan yung kitchen ninyo sa loob ng bahay. At bumuhos na nga ang ulan.
At least tapos na kami. Saan tayo bukas? Tanong ko sila, saan uli bukas? So, chillers, ipiflex sa inyo ni Javi kung paano yung gagawin nyo kapag nagkaroon ng problema yung pagbaba ng blinds. Kadalasan po kasi nangyayari yon. Akala ng kliyente namin si Rana. So, ganito lang po gagawin nyo. Ito po, pagka iaangat nyo siya, huwag nyo siyang isasagad. Mas maganda kung ganyan lang po siya. Pagka ibababa nyo po siya, bantahan lang. Huwag yung bibigyan. Saka, eto po, siguraduhin lang po na hindi siya naipit na nakaganyan. Kailangan po lagi siyang pantayin. Ayan, nakaganyan. Pantay siya. Hindi lukot yung pinakatela ng blinds na. Kapag ka hindi pumantay at nalukot, anong gagawin? Di ba yan, nakasagad po siya. Minsan po kasi, narosobran sa hatak. Pumunta siya dito sa kabila. Oo, nakahatak po. Punta so, sa gilid. So, makapansin nyo dito, umangat. Hindi siya magkadikit. So, ibalik nyo lang po uli. Ibaba nyo uli. Kailangan po kasi lagi nandito sa side, sa loob ang hatak niya. Kaya kayo naiwan? 7:49 ng gabi. Touchdown.